ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa paglalakad ni Jesus sa pampang ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon na tinatawag na Pedro at Andres na naghahagis ng mga lambat dahil mga mangingisda sila. Sinabi niya sa kanila, "Halika kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita naman niya ang magkapatid na Jaime at Juan ng mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila kasama ang kanilang amang si Zebedeo at nagsusuri ng kanilang lambat. Tinawag sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka nila at ang kanilang ama at nagsimulang sumunod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi niya sa kanila, "Halika kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Pinagdiriwang natin ngayon, una sa lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Walang sinasabi sa bahaging ito ng Ebanghelyo tungkol sa anumang katangian ng mga unang tinawag ni Jesus para maging mga apostol niya. Gayunpaman, natitiyak tayo ngayon na naging karapat-dapat si Andres at mga kasama niya sa karangalan at sa katungkulang iginawad sa kanila ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagpili sa kanila. Sa kabila ng nauna nilang mga pagkakamali at pagkukulang sa Panginoon, napatunayan din nila, lalong-lalo na itong si Andres, na karapat-dapat silang parangalan ngayon ng Iglesia bilang matapat na saksi ng Panginoong muling nabuhay sa pamamagitan ng pangangaral nila ng Ebanghelyo at pag-aalay nila ng buhay bilang mga martir. Dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus, si Andres ay ipinako at namatay rin sa krus tulad ng kanyang Panginoon, pero pinili niyang maging hugis ex ang kanyang krus. Dahil para sa kanya, hindi siya karapat-dapat mamatay sa krus na kapareho ng sa Panginoon. Pagsasagawa. Tayong mga binyagang Kristiyano ay inaasahang magpatotoo sa ating pananampalataya kay Kristong muling nabuhay sa pamamagitan ng hindi lang sa salita, kundi lalo na sa gawa, kahit sa harap ng mabibigat na hamon at pagtanggi sa ating sinasampalatayanan. Humanda tayong gawin ito sa lahat ng pagkakataon.